Pinahapong ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan kahapon. Kaya namang maraming commuter ang inabot pasado hating gabi sa daan dahil sa bigat ng daloy ng trapiko. Narito ang report ni Katrina Song. Dahil sa malakas na pag-uulan kahapon hanggang kagabi sa Metro Manila, binaha ang ilang kalsada na nagpabigat sa daloy ng trapiko. Si Jay Benito, karaniwang 15 minuto lang bumabiyahe pa uwi sa kanilang bahay sa Makati. Pero kagabi, inabot siya ng mahigit 3 oras bago nakauwi. Inarkila pa raw niya ang taksin sinakyan para lamang makauwi siya. Mahirap talaga kung nagko-commute ka. Para sa mga, yan, sa mga commuters, mahirap siya kasi like, tulad ko, taxi na ako pero nahirapan pa din ako. So what more kung bus or MRT, LRT. Sa lungsod kasi ng Makati, ilan sa mga kalye ang binaha tulad ng Buendia Corner Fillmore at Buendia Corner Dian. Hating gabi na nang humupa ang baha sa mga nasabing lugar. Kaya naman, nasabak sa pahirapang biyahe at trapiko ang mga pasahero at motorista. Pagpasok pa lamang ng EDSA Buendia, bumper to bumper na ang mga sasakyan. Pati ang mga motorsiklong karaniwang sumisingit sa mga sasakyan sa gitna ng trapiko, di makasingit. Sa tindi ng traffic, ang taksing ito biglang tumigil sa gitna ng kalsada. Nag-overheat na raw ang makina nito sa sobrang tagal ng paghihintay. 3 oras daw kasi itong naipit sa trapiko. No, mahirap po ma'am. Wala pa kaming boundary gawa ng traffic. Ang ibang tumirik na sasakyan iniwan na lamang sa gitna ng kalsada. Habang ilang motor, isinampa na lang sa truck. Nakatulog naman ang ilang motorista sa kaaantay na umusad ang mga sasakyan. Dahil mistulang malaking parking lot ang kalsada, maraming pasaherong pinili na lang maglakad. Oh, mahirap kanina eh. Kasi kanina bahang-baha tapos malalim yung baharon eh. So naglakad na lang kami papunta rito. Ayun, tapos wala pang mga kumano kasi tumitirik. And I got stuck on Buendia. And so I told someone to just drop me in Buendia so I could walk because it's like stuck up for the past 30 minutes. Pero sobrang baha is in like up to the knee already. What to do? There's no other way to get home. Para sa unang balita, Katrina Son reporting.